Paano kaya isento? O kailan po tayo ng listener natin? Sana hindi tayo sitahin ng gwardiya rito. Tumakas lang ako. Wala, no? Biglang humina yung internet sa bahay. Hindi ko alam nangyari. Alam po ha. Antay lang po tayo. Uy, 24 agad. Ang dami. Firefly, simple, silent rat. Nawala ako. Uy, may ads ako agad. Magandang hapon po. At, ayun. Kita nyo po yung background kung nasa ang restaurant ako. Kakain ko lang po. Pagtsagaan nyo po ako. Medyo maganda po yung topic natin. Nangangamoy anomalya po sa tanggapan ng Europe Immigration. Sandali po. Sino po yung una? First Honor, Firefly, good PM po. Jocelyn Alvarez, heart, hello. Arcelia, Sineya, good afternoon po. Hello, sir. Richu, watching from Oman, si Miss Geraldine and si Scott. Stay safe. Kayo rin po. Ito pala ako. Meron pala ako rito. Sorry, baguhan. Anyway, bago po lahat, syempre, babati po muna ang inyong lingkod ng isang mapagpalayang pagbati po sa lahat. Sana po, nasa mabuti tayong kalagayan, saan man po kayong sulok ng mundo, mula rito sa Pilipinas hanggang dyan po sa iba't ibang bansa po. Alam ko po, marami po tayong follower na mga OFW. Ercilia Sineya, good afternoon. Hello. Sabi ni Cherry Gabriel, watching from Belgium. Wow, umabot tayo ng Belgium. Uy, nandyan yung ano ah. Nandyan yung wife ni ano ah. Ni Sir Francis Chua. Yung sa controversial na extraction ng ilang isa personnel. At saka ngayon na allegedly, sabi dun sa vlog ni Miss Maharlika, na inutusan sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Medyo controversial yung ano. At saka, antayin nyo po, baka mag-follow up vlog din kami dyan ni Miss Pam, na busy naman po sa isang racket niya ngayon. Kaya ako muna na atasang mag-vlog sa inyong personal. And kasi may maganda ho akong isyong i-share sa inyo. Kaninang umaga po kasi ay sumambulat sa akin yung banner headline ng mga tabloid. Basahin niyo po. Feel Indian community ginagatasan ng immigration. Tapos ang nakalagay na kicker, 20 million extort money, regalo kay Secretary Rimulya. Question mark. Kaya po rin yung title natin, question mark din, no? Sana po, bago magalit sa atin yung mga mababanggitin nating official, gusto ko lang hong pangunahan na dapat kunin nila to bilang isang constructive na criticism at saka wala po akong malisya. Gusto ko lang po ipaalam sa publiko at siyempre sa kinauukulan na may mga napapaulat na ganitong uri ng anomalya. Isa pa pong banner, halos pareho. Sasaksi naman ho ngayon. Ayan din po. Feel Indian community ginagatasan ng BI. And yun, sarimate. So anyway, dahil malapit din naman ho, marami rin man ho tayong kaibigan sa BI, nagtawag ho ako kanina. Ang pinaka-latest na report, accordingly, ay nag-utos na agad ng investigation si Commissioner Norman Tansingco. Motopropyo, kahit sabi po doon, sabi sa akin, kahit daw wala pa raw yung
formal complaint ng mga Pilipino-Indian na Mekos-Mekos scam po sa Iloilo. Naggagawa na po agad sila ng investigation at sabi po ng tanggapan ni Commissioner Tansingco, hindi po nila pinahihintulutan ng anumang klaseng anomalya o pangingikil, pangungotong sa Bureau of Immigration. Tapos meron din ng impormasyon na nakarating sa atin, allegedly, pinatawag na raw po yung mga involved na tao ni Yusek Raul Vasquez ng Department of Justice. Sa mga hindi po nakakaalam, yung kwento po na itong sinasabi nating Mekos-Mekos scam ay tungkol po sa pagpunta ng ilang ahente ng Bureau of Immigration na mula sa Intelligence Division sa Iloilo City. Ang pagpunta po nila sa Iloilo City ay may bit-bit silang mission order na dapat ang ngulihin ay dalawang Filipino-Indian national. Kung anong kaso po yun, hindi malinaw kung anong kaso, pero kasama po sa mission order na natural, ipinaaresto po sila. Ang nangyari, hindi naaresto yung dalawang Indian national, Filipino-Indian national sa Iloilo, kundi ang inaresto ng grupo nito, ng isang nagngangalang alias Jude, ay 33 Filipino-Indian nationals. Doon sa istorya, parang, don't know, kung 19 puro ng pinakawalan, yung 8 po ay, tama ba yung bilang ko? 8 ay kinasuhan pero pinagpiansa na. Tapos yung 19, kaya pinakawalan, dahil nagbigay daw sila ng, sabi sa istorya po ito, nagbigay daw sila ng 350,000 bawat isa. So, kung i-compute natin si 350,000 sa 19, times 19 po na naglagay, that's 6.5 million pesos. Tapos ang nangyari ho, itong alias Jude, sabi rin sa istorya, hindi pa nakontento ron, kundi pinatawag sa isang meeting yung Filipino-Indian community para hingan sila ng pera bawat isa. Dun sa report, pag ikaw 50 years old pataas, ang ibibigay mong lagay ay 50,000 pesos. Tapos kung ikaw naman ay may edad na 49 years old pababa, ang ibibigay mo naman ng lagay sa grupo nila Jude ay 30,000 pesos. So, malaki-laking pera to, no? Kasi kung 100 silang Bombay na nakabase sa Iloilo, so 100 times, mahina ako sa math, pakitulungan ako ha. 100 times 50,000, magkano na ho yun? So, 5 million agad yun. Eh kung 300 ho sila ron, so 15 million. And sabi rin dun sa report, niyayabang daw nitong si June na kailangan nilang mag-ipon ng pera bilang regalo raw kay Justice Secretary Boying Remulla, na hindi natin alam kung totoo ito, pero dapat maging sensitibo at alerto agad ang tanggapan ni Secretary Boying para maagapan yung mga ganitong klase ng report, totoo man o hindi. Chinek natin kung merong nagngangalang Jude sa... Kasi marami hong may kapangalan na Jude, eh, di ba? Chinek ko natin, wala ho tayong matrace na pangalang Jude sa Iloilo. Ang alam ko pong nagngangalang Jude ay naka-assign sa regional head siya ng Calabar Zone. Siya tong si Jude Hinolan. Hindi ko alam kung iisang tao to, pero napaka-imposible naman kung ito nga na regional head siya ng Calabar Zone. Ang Calabar Zone po, yun po yung Cavite, Laguna, Batangas, saka Quezon. E paano siya napunta ng Iloilo? Diba? So, bakit tumawid ng Visayas na hindi naman ho niya jurisdiction? Tapos sa ang problema pa, may mga ganito tayong report din, ha? Hindi lang daw ito nangyayari sa Visayas, kasi doon sa report po, sa newspaper reports, hindi lang daw sa Iloilo nagpatawag ng meeting, kundi ginawa rin daw ito sa Bacolod, Bohol at saka iba pang karatig probinsya sa Visayas region. Tapos ito pa, heads up pa kay Intelligence Officer Andy Makaayan, boss. Siya naman dyan sa, ang may jurisdiction sa Mindanao, boss.
may mga ganyang intriga rin na naririnig sa nasasakupan mo, ha? So, baka madamay ka sa mekos-mekos. Ang hepe nga pala ng Intelligence Division sa head office po ng DI ay si Jun Manahan. In fairness po, kay Mr. Jun Manahan, matagal na ho natin siyang, hindi ho natin siya personal nakakilala. Siguro nasa lubong natin minsan, nakamayan. Pero wala ho akong marinig na nasangkot pa sa malaking anomalya. Kaya kung ano man itong nangyayari ngayon sa tanggapan mo, Sir Jun, eh dapat agapan mo. Lalo kung may gumagamit sa, hindi lang sa pangalan ng opisina mo, hindi lang sa pangalan ni Commissioner Tansingco, kundi sa pangalan mismo ni Justice Secretary Boyeng Remulla. Ang mabigat dito, sabi dun sa meeting, yung 20 million daw ay ireregalo kay Secretary Remulla. Hindi natin alam kung totoo nga yun, at hindi rin natin alam ano yung regalo yun. Pabaon ba yun? Dahil alam natin, naririnig natin na may mga usap-usapan na on his way out na si Secretary Boyeng. Hindi rin natin alam kung totoo yun. Kasi may dinaramdam po na sakit ng ang ating sekretaryo sa Justice. So, kung pabaon ba yun, o regalo ba yun, o talagang nakatimbre. Maraming messages, no? Pagbigyan nyo muna ako sa narrative ko, baka makalimutan. Tapos, isa-isa ko po kayong babatiin. Sorry. Tapos, regalo yun, ang pinagmamalaki pa na itong alias Jun. Bata daw siya ni Tansingco, na pinaiimbestigahan na naman siya ngayon. At si Commissioner Norman Tansingco, alam naman ho natin na tao naman ho siya dati ni House Minority Leader Nonoy Libanan. So, si Nonoy Libanan po, isa po sa umuugong na magiging Justice Secretary. So, hindi ho natin alam kung may kinalaman tong pag-iikot na to ni alias Jun. I don't know kung ito ba yung Jun Hinolan. Kasi, Mr. Jun Hinolan, kung nagpunta ka ng Iloilo noong February, matretrace naman yan eh. Magkakaroon ng ano. Mukhang marami kang dapat ipaliwanag kung ikaw ito. Bakit ka nagpunta ng Iloilo? At yung mission order, matche-check naman yun kung sino may bit-bit ng mission order para sa dalawang Pilipino Indian National. Ang mabigat, hindi na nga na-arresto yung dalawang Pilipino Indian National. Ang inaresto nyo ay 33 katao na wala naman doon sa mission order. So, hi Sir Marlon. Sabi ni Cheryl Hernandez, ask ko lang po bakit si Miss Ina ID po nakasama sa vlog. Ay, may mga kanya-kanya po kaming ano, may doon po sa third floor studio, meron po kaming kanya-kanyang personal vlog po sa dito sa third floor studio. Yung kay Yusek Pam po ay yung Dear Pami, more on public service. Yung sa akin naman po, more on mga kakaibang kwento po, yung mga unverified reports and information na natatanggap natin. Yung iba, Marites, yung iba, mga unverified reports po na isineshare ko sa inyo. Tapos kay Yusek Ina, wala po pong balita. Alam po, nakabakasyon. Wag ko kayong mainip. Tapos eto, may nag-text. Galit na galit daw yung mayor ng Antique kung saan nag-operate yung grupo nung alias Jude. So, maraming dapat ipaliwanag to si Jude, no? Ewan ko. Tapos, teka ha, buksan ko yung story. Kasi, doon sa story, alam ko, kasama sa pinatawag yung, o hindi man, yung presidente ng simbahan ng Filipino-Indian community sa Iloilo. At kung totoo yun, paano ko ba mabubuksan yun? Yung pangalan, ako, hindi ko ma-check. Sandali ha. Mahina po kasi signal ng isang smart. Yung globe ko po ang gamit ko. Ano ko ba mabuksan yun, ha? May dalawang Filipino-Indian ano po ron na involved. Dali ah. Forward ko kaya. Wait lang po ah. Pasensya na kayo ah. Sayang eh. Kasi importante rin ho ito na malaman yung kung may partisipasyon ba yung dalawang namamahala sa simbahan ng Filipino-Indian sa Iloilo kasi mananagot sila or pwede silang tumistigo laban dun sa alias Jude. Mananagot? Sino ba sila? Dali ah. Dali lang po.
4.6. Dali lang, ha? Ayun, si Sulender Kumar, ang presidente ho ng simbahan sa ng Filipino Indian sa Iloilo, at saka si Jagmolan Estamber, na sabi naman sa atin ng isang informante, si Estamber po, kung talagang desidido ho ang Bureau of Immigration na manghuli ng fugitive, dapat i-check nila yung record ni Jagmohan Estamber. Hindi ko sinasabing criminal o fugitive si Mr. Tamber, pero mukhang meron ho siyang standing warrant na dapat ma-check ng mga kaibigan natin sa Bureau of Immigration at sa Department of Justice mismo. Ngayon, kung kasabwat man itong sila Kubar at saka si Estamber, si Tamber, malaking magiging problema nyo, mga bossing, unless na mag-testify kayo against dun kay Jude na nangingikil ngayon na kung tawagin ngayon sa Filipino Indian community, mekos-mekos scam. Kung natatandaan nyo yung Bureau of Immigration na balot ng kontrobersya nung sumambulat naman ho yung tinatawag na Pastillas scam. So, yung Pastillas scam, ito po yung pututan o panghingi ng lagay sa mga pasahero sa ating pambansang paliparan. Ngayon, mukhang napalitan ng Pastillas scam ng mekos-mekos scam. Sorry ho, maingay, nasa mall lang ho inyong lingkod. Okay ba audio ko, mga bossing, mga moms, sensors? Pakiayos audio, uy, sabi ni Azucena Peña, talaga. Sorry, daldal ako ng daldal. Balikan ko, magbasa muna ako ng ano. Good afternoon, sabi ni Arcelia Senya. Richu, hello sir. Geraldine, watching from Oman. Wow, taga Oman. Scott, stay safe. Kayo rin po. Cheryl Gabriel, watching from Belgium. Leslie, good PM po sir. Good PM din po. Becci 307, good afternoon. Watching here in Australia. Maabot tayo hanggang Australia, oh. Mirna Kalakat, anong petsa susunod na rally? Oh, ito ba yung yung hakbang ng Maysug? Hindi ko pa po alam, pero next week alam po naman natin na ano. Alam naman po natin na mag-Holy Week po next week. So siguro ho, ano muna tayo? Baka ho muna walang gagawing aktibidades para bigyang daan ho yung paggunita ng Semana Santa. Sabi ni Nesella, watching from Queensland, Australia. Wow. Sita Espinola, kumakaway po siya. Hello po. Mirna Kalakat, anong petsa susunod na rally? Arsenia Senya, o nga sir, grabe, pasabog ni Marlica ngayon. Grabe talaga si Ismag, walang yan. Oh well. Ako rin ho, sinusabay-bayan ho namin yung ano, sinusabay-bayan namin yung issue ng extraction kasi napaka-interesting ho ng kwentuhan na yun. Arcelia Senya, nako sir, wag na silang maging balat sibuyas kasi lahat sila nang naglilingkod sa gobyerno. Kung ayaw nilang nababatikos, lumaya sila sa lahat. Oo. Pinapangunahan ko lang ho, Sir Arcelia, kasi baka mamaya isipin ng mga taga DOJ saka sa Bureau of Immigration, may mali siya yung pagtalakay natin sa topic na to. So, sana kinokol natin ang attention nila. At tama naman ho, kung totoong merong gumawa na ng, nagpatawag na ng investigation si Commissioner Tansinko, good move po yun para sa kanya. At kung totoo rin yung pinatawag na ho sa DOJ, ilang taong sangkot, good move din ho yun para sa tanggapan ni Secretary Remulla. Pero, bibigyan natin sila ng babala na nakabantay po ang taong bayan sa isyong ito. Kasi baka mamaya ho, huminto lang ho yung ginagawa nilang investigasyon sa pagpapatawag po o sinasabing pagsisiyasat. Pero walang mangyayaring resulta at dapat may makasuhan dito o may makulong. Sa pagkakatanda ko po, sa magdadalawang taong administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos, wala pa ho tayong nabalita ang corrupt na government officials o corrupt na government employees sa ating bansa. Ang mabigat dito sa Bureau of Immigration, mukhang dapat magkaroon na rin ng lifestyle check. Kasi alam mo, Sir June Manahan, ang dami na rin nagkwekwento sa akin, ha? Mukhang usong-uso na mga damit na Louis Vuitton dyan sa tanggapan mo, ha? At saka halos lahat may mga bagong kotse. Saka, paano nga pala, ano yun? Dati yung pagkakalam ko ng panahon ni Commissioner Jimmy Morente,
parang hindi pwedeng mag-operate ang intelligence division. So more on intelligence gathering lang sila. So ngayon, pwede na pala kayong manghuli. At yan ang problema, di ba? Binigyan kayo ng kapangyarihan manghuli. Tapos ilan naman sa tauhan mo, kung totoo man itong report na to, ayan, nasasangkot agad sa Mekos-Mekos scam. O tama, no-touch policy yung panahon ni Commissioner Morente. So ngayon, ano, lahat na lang pwedeng gawa ng pagkaperahan. Alam naman mo natin, maraming umuugong. Ang sabi pa rin sa report, dahil daw wala nang model, na-areglo na lahat o nahututan na yung sa Pogo at ilang Korean nationals, mga kababayan naman nating bugbay sa Pilipinas ang inuututan ngayon. Ang mabigat kasi sa sitwasyon to, hindi ho lahat ng nakikita natin Bombay ay mayayaman. Hindi ho lahat sila may kakayahang magbigay ng lagay at hindi dapat sila magbigay ng lagay. May kakayahan man silang magbigay o wala. Kasi kung ano man yung dapat nilang bayaran, alinsunod sa immigration law, dapat yun lang ho. Hindi yung ang nangyayari na hinuhulidap eh. Nahuhulidap yung mga kababayan natin na gusto lang maghanap buhay rito at kahit papano nakakatulong naman sila sa ating ekonomiya. Balik ko uli ako sa mga nagme-message. Sorry, hindi ko kayo lahat nababasa. Sabi ni Anne May Estrera, "Hi sir, lagi ko po kayo pinapanood." Uy, thank you. Anne May Estrera, thank you sa pagtsatsagang panonood sa amin. Resenciano Prado, "Good afternoon sir Marlon, grabe na talaga ang panahon sa ng admin ng Marcos, watching from Mandaluyong City. Kamusta po sa mga taga Mandaluyong? Noel, lending ang laman ng mission order." At talaga, yun. Anyway, maraming magandang kwento tungkol sa 5-6. Yung iba, may mga pangit na kwento. Pero ako po, kasi maraming akong kaibigan na dumidepende sa 5-6. Malaking tulong po sila. Pero syempre, depende po yun kung paano natin titingnan. Akin po, yung mga kababayan nating Filipino-Indian dito sa Pilipinas, gusto lang rin nila magtrabaho. At syempre, hindi naman lagi na lang magpapahiram sila. Kailangan din nilang kumita ng may interest. So, ang problema lang, yung talagang mga nagigipit, talagang kailangan magbayad sila ng interest. Ganyan din naman ang patakaran sa ilang lending company, may mga interest po. Medyo pangit lang kung tingnan kasi yung pabarya-barya, pero yung mga pabarya-barya po na pinapautang ng mga Bombay, malaking tulong po yun sa mga may hirap nating kababayan. Cheryl Hernandez, "Sir Marlon, anong ngayong FB page nyo?" Ay, meron po akong nagkamali po yung gumawa sa akin. Meron nung doon sa FB page ko po ay Marlon B. Puri, pero naglagay ho ako ron ng para ho i-hook up ko tong sa third floor studio. T-off with Puri. Ang problema, mukhang na-overlook ho yung spelling ng off at masyado akong sensitive sa spelling sa aming mga writer po. So, pinapabago ko at ang problema ho ng inyong lingkod, hindi ho ako techie. Cutie lang ho ako, cutie, hindi techie. Joke lang ho yun. Sabi ni Anne May, "Kailan po kayo magkakasama ng Asik Ina?" Yusik Ina po. "Azucena Peña, pakiayos audio." Okay na po audio ko. Marshall Reyes, grabe na talaga corruption. Will, sana blood din ni Miss Ina kahit mag-isa din siya. Opo, sana po. Arcilia Senya, isa po yan si Boying sangkot sa mga kababalagan. Maraming pinupukol na intriga at kontrobersya laban kay Secretary Boying na dapat sagutin niya rin. Katulad po yung issue sa mga Pogo na nasi-single out po, nire-raid yung ilang Pogo hub, pero yung Pogo po sa Cavite, kung saan yun ang lalawigan ng pinakamamahal nating DOJ Secretary, mukhang untouchable po. At siya lang po ang makakapagpaliwanag kung bakit po ganun nangyayari. Cheryl Hernandez, thank you sa pagsagot, Sir Marlon. You're welcome po. Kimberly, ay, ambot na lang sa administrasyon naton sa Pilipinas. Daw, hindi nagidya, bala mo, bang-bang, problema sang atong bansa. Sabi ho yun ni Kimberly. Rina Tapi di Otavio, thumbs up, heart,
Heart po. Heart. And ano ba to? Hindi ko mabasa. Flowers. Uy, thank you po. Hazel Ice, present. Good afternoon po sa lahat. Thank you, Miss Hazel. May Sagun, okay naman dito. Audio mo, sir. Thank you po. Thank you. Cheryl Hernandez, gabi na ang issue sa Pilipinas. Totoo po. Kaya dapat to, manatili po tayong mapagbantay, mapagmatsyag po. At syempre, progresibo po. Wilms, Pastillas Gang. Oh, ito, ibang version ng Pastillas Gang. Ito naman po yung Mekos Gang. Kung saan yung, ano, yung mga hindi ko nakakalam, alam ko ang tawag sa Mekos. Ito yung pagluluto ng mga Filipino Indian food. Pakitama ho ako kung mali ako. Pero usong-uso ho ngayon to sa kabataan eh, yung mga nagiinuman, nagpo-food trip. Kasi yung iba, shabu-shabu, di ba? Yung iba, shamgyup. So sa Filipino, sa Indian style naman ho, ito naman yung Mekos. Habang nagiinuman yung mga, nagkakasayahan yung mga kabataan natin. Ni Segasis, okay naman ang audio. Thank you po. Lani Torres, hello po, watching from London. Wow, hindi pa ako nakakarating ng London. Marilyn Parnaso, watching from Kuwait. Stay safe, sir. Kayo rin po, Ma'am Marilyn. Hazel Eyes, at nilahay niya si Arcelia Senya. Odette is nothing. Maayong hapon po, Ma'am Odette. Hello, sir Marlon, watching from UAE. Ana Sarmiento, good PM, watching from Singapore. Arsenia Senes, good afternoon po, Ma'am Hazel Eyes. Uy, nakakatuwa, no? Kayo magkakilala rito. Sana po, sa pagpapatuloy po ng vlog ng Third Floor Studio, magkakilala pa rin po tayo. And hopefully po, thank you po, pakishare nyo na rin po kami, ho. Ang nakakatuwa, sa, wala pa ho kaming dalawang ban, halos nasa 15,000 more and counting na po yung subscribers natin. Tulungan nyo po ang Third Floor Studio na maparami pa po yung mga subscriber dahil wag ko kayo mag-alala, bibigyan ho namin kayo ng kahit papano makabuluhang impormasyon na dapat yung malaman ng publiko. Grace Lumaktod, good afternoon, watching from Hong Kong. Kamusta weather sa Hong Kong, Ma'am Grace? Sabi ni Jomac, they have to deliver case mugs. Oh, na-connect, no? Hindi natin alam. Bakit ganun kalakas ang loob ni June, no? Ni Jude, no? Grabe. Pagpunta mo lang na Iloilo, pagbalik mo ng Maynila, may 6.5 million ka, tapos lahat tatarahan mo. Ang mabigat, may age limit. Doon ako natawa eh. May age bracket. Pag ikaw 50 years old pataas, ang tara mo, 50,000 pesos. Pagka 49 years old pababa, ang tara mo, 30,000 pesos. Grabe. Ewan ko, saan numugot ng kapal ng mukha itong Jude na to, no? Hindi ko alam, ha? Kung paano mangyayari. Teka ho, basahin ko rin yung isang ano. Puro kasi hulidap, oh. Puro hulidap na ang nangyayari. Pulong Sarmiento, congrats po, Sir Puri. Sana huwag po maging tipi ang Third Floor Studio. Uy, ano po bang tipi? Yung po ba yung isang vlogger na scholar ngayon? Hindi naman po siguro po. Ang sabi nga nung una, kaya raw kami nag-vlog kasi bitter daw po kami. Bitter naman po talaga. Inaamin naman po namin yun. Bitter kasi yung inaasahan po naming administrasyon, yung tinulungan namin nung nakaraang kampanya, eh para sa good governance. Pero sa nangyayari po ngayon, sana po kunin nila tong constructive criticism mula sa aming mga dati rin naman tumulong, sana maging maayos, magkaroon ng matinong pamamahala. Ang problema ko, kabi-kabila, katulad ngayon itong issue ngayon, itong Mekos scam sa Iloilo, at meron na rin sa Mindanao, may kanina akong hinedsap na tao sa, ano, sa BI. And wag ko kayo mag-alala, babantayan po natin at tututukan natin ang kasong ito. Kasi marami rin po tayong kaibigang sa Bureau of Immigration na gusto rin naman maging matino yung ahensya nila. Kasi pangit man nung sabihin, ang Bureau of Immigration nung ngayon, para na lang yung Bureau of Customs, parang lahat na lang ng empleyado nandun na corrupt, no? Marami naman matino na ilan lang to, di ba? At sana makita natin kung ano mangyayaring ikakaso kay Sir Jude. Kung makukulong ba siya at yung dalawang presidente, sila Tambor at sila Kumar,
Sana sila magbigay ng statement, magpatotoo. Kasi pag hindi sila nagbigay ng statement, laban dito sa pinatawag na meeting ni Jude, baka madamay lang po sila kasi base po sa impormasyon na nakarating sa inyong lingkod, marami pong Filipino-Indian sa Iloilo, sa Visayas region at sa Mindanao ang nakahanda na pong magbigay ng formal na reklamo. And muli, mabuti po yung ginawa ng tanggapan ni Commissioner Tansingco, nagpatawag agad siya ng isang nag-utos agad siya ng isang masinsinang investigasyon na sana totoo at hindi ningas kugon at hindi press release lang. Cheryl Hernandez, ang niniwala ko sa inyong credibility. Sir Marlon, hindi ka, sorry, nawala po. Dalawa po yung monitor ko. So thank you po sa good word nyo, Sir Ma'am Cherry. Posam push, yes, nakaabot din sa live. Grabe pasabog ni Maharlika. Oh, parang naka-live din si Ma'am Maharlika. Thank you po sa mga hindi bumibitaw. Wailingaw, TV, watching from Abu Dhabi, Solid Duterte. Wow, kamusta po sa mga DDS? Bigote ni Eklat, present Sir Marlon, always watching from Taiwan. Thank you po, Bigote ni Eklat. Alicia Ochai, kaway kaway. Sir Marlon, ano po, FB page? Uy, nasagot ko na. Marlon B. Puri po. JOD, basta gagamitin sa maayos sa paraan, okay lang ang lending. Wag lang sa online, puro scammer sila. Nahack tuloy FB account ko last 2 weeks. Oh, sana naibalik na. Sir Deo, Jeyo pala, JOD. Please word cord, sir, opinion nyo po sa kumakalat ngayon sa audio scandal ni First Lady para kaboses niya. Opinion ko po, dapat po magbigay ng malinaw, categorically na statement po ang First Lady. Kung siya po yun o hindi. Kasi kung siya po yun, marami po siyang ipapaliwanag sa publiko bilang unang ginang po ng bansa na hindi po dapat nag-uutos ng ganong klaseng action, yung extraction sa Turkey. Kasi unang-una, ang problema ng mag-asawang Chua ay isang civil case at walang kinalaman ng gobyerno ron ng Pilipinas para padalhin doon yung mga opisyales natin from ISAP. We'll see po. May mag-round 2 po kami ng ano ng topic diyan ni ano ni Miss ni Yusek Pam, and alinsunod po ito, mino-monitor din po namin yung ano yung vlog ni Miss Maharlika, at may mga information na rin po tayong natatanggap tungkol po sa insidente dun sa extraction, alleged extraction po sa Turkey. Annalie Valerio, wala nang kwenta ang gobyerno natin. Siguro, pero wag mo tayo mawala ng pag-asa. Basta tayo, kung sama-sama lang, magkakaroon mo ng katinuan. Thank you. May nagpadala po from Singapore yata, SGD. Salamat po sa nagpapadala. Belen Peñaranda, good afternoon po. Mabuhay po kayo. Nagsalita na kayo. Salamat po. Salamat po. Kimberly, mega love shout. Wow, yun ba yun? Mega love shout. MLSO. Sa lahat ng viewers ng Third Floor Studio. Thank you, thank you. Grace Lumaktod, good afternoon. Watching mo. Noel Nambata, good PM sir, watching from Surigao City. Bakit hindi kompleto ang perfect trio? Ano po, may kanya-kanya po kaming ano, may kanya-kanya kaming personal vlog. Yung kay Miss Pam po, yung po yung Dear Pami, more on public service. Yung sa akin naman po, more on medyo mga unconfirmed and unverified reports po. Hindi po marites, yung iba siguro marites, pero may mga unconfirmed reports po tayo na gusto ko lang i-share sa inyo na kayo na rin ho ang ano, kayo na lang ho ang magbabalidate kung may katotohanan. O antay nyo natin kung sa mga hinaharap may katotohanan o hindi. Kasi katulad po yung isang information. Sa darating, excuse me po, nag-burp ako, sorry. Sa darating na April po, may isang cabinet secretary na tatanggalin o papalitan. So siguro po after Holy Week, i-share ko sa inyo kung sino yun. And speaking of DOJ, i-share ko na rin sa inyo. Noon pa po may ugong-ugong na papalitan si Secretary Boying Rimulya at dahil po sa issue ng health, pero siguro na kay Secretary Boying yun kung talagang bibitaw siya. Or, and syempre, nasa trust and confidence din po yun ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang isa sa umuugong na papalit sa kanya, allegedly, sabi rin sa mga nakakalat, kumakalat na information, ay si yun, House Minority Leader Nonoy Libanan na boss ni Commissioner Norman Tansingco. Isa po si Executive Secretary Lucas Bersamin na papalitan naman daw sa bilang ES, at isa rin po sa umuugong na
Magja-Justice Secretary si Mike Aguinaldo po, na dati yung chairman ng Commission on Audit. Ayun. So, mga ugong-ugong lang po ito. Sorry mo, hindi ako nababasa ron. Iba yung lumalabas sa phone ko saka dito. So, may nalalagpasan ako. Pasensya na ako kayo, ha? Pulong Sarmiento, congrats po, Sir Puri. Sana wag po maging TPP. Sabi niya kanina to, no? Satman Bapla. Hello, sir. Waiting pa ako, India. Oh, talaga? So, waiting. Nanonood po kayo sa India, no? Cheryl, naniniwala ako sa inyong credibility, Sir Marlon. Hindi ka tatanggalin sa gobyerno to. Kung kagaya ka nilang gahaman sa pera at kapangyarihan. Narod tag po. Narod tag. At in fairness naman, no, yung grupo namin, hindi kami kiss ass. Nagtrabaho lang ho kami. Basta marami pa ho kami i-share sa inyo. Medyo tinatansya lang ho namin kasi ayaw ho namin mag-gurgur. At kami ho, sineshare lang ho namin itong mga impormasyon na to, hindi para humanap ng sakit ng ulo. Kundi pag-practice na rin ho ng kalayaan sa pamahayag. At sana walang sumalbahe. Ganun. Yun. Anne May Estrera, thank you po sa pinadala nyo. Hindi kinaya ni FL ang pasabog ni Madam Maharlika. Yun, nagkasakit-sakitan silang mag-asawa. Sabi ni Cheryl Hernandez. Oo nga po, no? Parang may masamang karamdaman o parang nagkasakit ang mag-asawa po, ang ating Pangulong Bongbong Marcos at ang may bahay niya po si Lisa Araneta Marcos. At sana gumaling naman din o agad. May nagsasabi ho, baka raw na-overdose. Sabi ko yung mga, kaya sabi ko yung mga nagsabi, loko talaga kayo. O ano-ano iniisip nyo. So, sabi ni June, bakit wala si Ina? Ems Van Sipra. Hello po, good afternoon, watching from Hong Kong. JUD, ES ba ang papalitan? Meron pong ganon na may umuugong. Pero sa April po, sasabihin ko po sa inyo kung sino. Sayang po, wala pa po kaming vlog. Pero nung, yung pagpwesto po ni, hindi po sa pagyayabang, yung pagpwesto po ni Secretary Ralph Recto sa Finance, na monitor na ho ng inyong lingkod yun. Nasa abroad po ako noon. So, nagtatawagan ho kami ng mga kaibigan ko. Habi ko, ito na, papalit, ganito yan. No? So, nakakachamba naman po sa information. Hopefully po, ma-share ko po sa inyo kung sino po yun. No? Binugbog daw ni Bongbong si Lisa. Sabi noon, hindi ko kilala sino yung dali nga, baka ako mapag-inito. May nagsabi noon. Anyway, ito, sabi ni Mimi. Actually, sabi nga, ba't hindi mo itakil Sir Marlon yung ano, may nabasa ako, na kung ini-issue nila nang bubugbog si Inday Sara ng sheriff. Sabi ko, hindi, natakil ko yun. Na, at ang kaya nagawa nyo ni VP Sara kasi pinagtanggol niya yung mga kababayan natin sa Davao na, alam mo yun, na i-demolish. Tapos sinabihan niya yung sheriff na huwag munang execute yung pag-demolish. Kaya galit na galito ang mayora noon. So, ayun. And anyway, may kwento naman daw. Ito, kwento. May kwento naman daw na binugbog naman daw ni First Lady si Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang mga kwento. So para sa akin, pareho sila nang bubugbog. Kung totoo man 'yon. S3 Gaming, Cheryl Hernandez, correct po, sabi niya. Sabi ni Cheryl Hernandez, weak physically si BBM unlike si Tatay Diggs, kahit old na, wala akong nabalita ang sumama ang lasa during his presidency. In fairness po, no? Malusog po yung pangangatawan ng Pangulong Rodrigo Duterte, no? At saka, talaga hong iba yung leadership niya, eh. Pansin nyo ba ngayon, yung mga nanonood ng, alam po yung mga nasa abroad, nanonood pa rin kayo ng TV Patrol, ka 24 oras, o ibang mga primetime newscast. Alam nyo, laging headline na uli ngayon, yung mga ano, no? Parang kagabi lang ang headline, yung pugot na ulo. May tinapon na pugot na ulo sa Cavite. Sa tapos meron naman na pinagbabaril, riding in tandem na ang suspect, pinagbabaril. Ibig sabihin, tumataas ho talaga yung krimen. At yung kwento pa ho sa akin, itatopic ko sa susunod, yung presyo ng shabu ngayon, nagmura. Alam niyo po ba yung law ng supply and demand? Kaya ho nagmumura ang bilihin pag marami yung produkto. So, kaya nagmumura ang shabu ngayon kasi bumaha ang shabu. At hindi lang ho, shabu na nauuso ngayon, kundi nauuso na rin ngayon sa mga mayayaman yung cocaine, yun yung pulburon. Sana pagtuon ng pansin po ng ating mga otoridad. Francis Tapia Oblena, alam namin Sir Marlon, marami kayong experience sa administration ni BBM. Watching from Jubail,
Kingdom of Saudi Arabia. Sir Marlon, wag po masyado sa mga sweets. O talaga? Ano ho? Ano? Iced tea? Kasi puro na lang ho hot tea. Sa kadid, early dinner. Thank you po sa paalala. Renzo Malyari, asan po yung dalawang kasama yung magandang dilan? Si mga rumaraket o sila. At ano ko po ngayon, time ko po para sa sarili kong vlog. And gusto ko talaga i-share yung insidente, yung napaulat na Mekos kam sa Iloilo. Kasi hindi ko basta-basta perang involved dito. Ah. Sipin nyo yung ahente na Jude, nagpunta lang na noon, pagbalik ng Maynila, may 6.5 million na. Ah. Diba? Ang dalawa yung dapat huhulihin, hindi niya hinuli. May 33 hinuli. Yung 8 pinaiwan, yung 11 siya, pinartaha. Diba, no? Masyadong garapal yun. S3W Gaming, may balita daw na papalayain si Nova Parahinog. Bantayan natin. Uy, magandang kwento to, ha? Sabi ni S3 Gaming, Miss Capelate, grabe nga, Sir Marlon, nagkalat na gumagamit ulit ng drugs. Hindi na po sila tapat. Totoo po. Totoo, no? Ang layo talaga nung, no, tayo na mo magkukumpara. Ako na ho mismo. Ang layo talaga nung leadership style ni President Duterte sa leadership style ngayon ni President Bongbong Marcos, na nababalitaan na lang natin na panilabas ng bansa, eh, no? Samantalang kay Digong noon na talagang alam mo yun. Yung war against drugs niya, kahit punong-puno ng kontrobersya, nararamdaman ho ng tao na kahit pa paano na nagiging ligtas tayo. Pero ngayon, no, balik na naman yung iba't ibang uri ng krimen sa lansangan. Sabi ni Hazel Eyes, Duterte pa rin. Oh. Sabi naman ni Pinay at Iceland, good morning Sir Marlon, watching again from Iceland. Wow, thank you. Parang napahaba na ako. Anyway, sa mga hindi ko nabasa, pasensya uli. Thank you sa 241 na nagtiyaga. Ani Estrada, di na niya ma-deny yung audio na yun. Sabi ni Ani. Tungkol to yun sa extraction. Walang pakialam si BBM. Sabi ni Cherry, hindi ko na nabasa. Sir Marlon, Miss Capelate, even dito Singapore, pinag-uusapan si Marcos and they are worried. Also, bakit daw ganun presidente natin? Duterte pa rin po talaga, sabi. Felicidad Dimo, hindi na safe ang daanan ngayon. Nakakatakot maglakad ng mag-isa lalo paggabi na. Ems Bansipra, iba pa talaga Sir Marlon kasi si Tatay Digong di naman gumagamit ng coca. Nagpe-pentanil po. Pero yung pentanil, ano yun? Hindi na niya ginagamit ngayon, pero prescripted drugs ho yun eh. Yung cocaine, hindi ho, bawal ho yun eh. Diba? MHA Mirakel. Heart, Philippines heart. Miss Butterfly, ang style ni Risa Virus, wala pa ang hatol, contempt agad at Congress, iisa lang ang mga style nila. True, no? So, masyadong selected yung double standard yung nangyayaring pagdinig sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Pinag-iinitan nila si Pastor Apollo Quimbuloy. Pero maraming mahalagang issue na dapat pagtuunan nila ng bansa kung talaga lang in aid of legislation. Katulad doon itong extraction, kung totoo, magandang issue to, no? Na dapat ba talaga makialam yung ating mga otoridad sa problema ng mag-asawa? Dapat ba talagang pumunta ron yung mga ISAP official sa Turkey para lang kunin yung mga bata na binitbit ng nanay? Ang mabigat po, dun sa letter kanina na pinadala, sabi, dun sa pinaka-latest na vlog po ni Ma'am Maharlika, sabi ng nanay, nakikiusap siya kay First Lady Lisa na sana huwag na siya makialam kasi nanay din naman. So, yung letter na yun, pinatutungkulan niya, pareho silang nanay. Na, alam mo yun, kahit lalaki o tayo, tatay tayo, nararamdaman natin yung damdamin ng ina, no? Na para agawin mo sa kanya yung mga anak na minor pa, masakit po yun. Napakasakit po yun sa para po dun sa naging asawa niya, no? Ni Sir Francis Chua. Ritz Montaño, yung sa Magna Carta of si Perel, hindi po yan para sa seaman, para po yan sa mga training centers at school. Wow! Other topic po ito. Wag po kayo mag-alala. May ilalabas po tayong kwento tungkol dyan.
Miss Cafe Latte, ingat po kayo, Sir Marlon. Thank you sa sayo na sa media stream na power trip na po sila. O nga, no? Huwag kayo mag-alala. Mag-aalab din po uli ang pagmamonitor ng ano, ng so, ng mainstream media. Victorino Alonso, 100, 300 pesos per gramo na mabibili sa kanto. Ang shabu, nawala. Sorry. Paano to? Nawala yung ano ng Victorino, yung shabu. Sabi, para maipakita mo, Commissioner Tansinko, ang transparency sa bureau, ilabas mo ang mission order na pinirmahan mo. Diyan makikita na hindi mo pinagtatakpan ang mga taga-Intel Division. Tama yun, no? Commissioner Tansinko, ang balita, may mission order na bitbitong si Agent Jude. Palabas ko po sa media, sa madla. Tapos, para malaman ho, kung sino yun, at pinirmahan mo yun, yung mission order, pinipirmahan mo yun ng isang Commissioner Tansinko. So, hindi ho natin alam kung gagawin to ni Commissioner Tansinko, pero naniniwala naman ho tayo, alang-alan sa transparency and accountability, sa prinsipyo po ng, na yun, ilalabas po nila yung mission order na yun. Tama, thank you doon sa nagbumati sa atin. Masyado mahaba no itong pagpipilibaster ng inyong lingkod. Renzo Malyari, sa inyo lang ako nanonood. Sobra galing discussion topic. Uy, thank you po, Sir Malyari. MHA Miracle, walang puso si Lisa Smag, sabi. Alex Lambo, more power sa inyo, sir. Uy, thank you, Kagawad. Arcelia, Kagawad Alex Lambo, thank you. Arcelia Senyas, si Lisa Tanas, parang hindi magulang. Ano kaya nangyari sa kanya, yung anak niya, dukuti ng NPA? Ah, well, may punto po kayo ron. Ah, masyadong marami na po. Sa mga nagpadala po, maraming salamat. Basta huwag ko kayong mag-alala. Etong issue po ng Mekos scam, may kasunod pa po ito at nakabantay po tayo. Bigay lang po kayo ng mga information tungkol ito sa, kung tungkol man o hindi sa Mekos scam, i-share nyo lang po sa Third Floor Studio. Ilalahad po namin dito. Thank you, Ms. Hazel. Thank you yung mga nag-ano. Ito. Till next live, Sir Marlon, stay safe. Yes. Thank you, Lord. Ingat po kayo lagi, ho. At hanggang sa muli po nating pagkikita, manatili po tayong mulat, mapagmatsyag, at progresibo po. Huwag ko kayong mag-alala. Ang Third Floor Studio po, nandito lang po, at ipagdasal nyo rin po kami, at ipagdasal po natin ang Bayang Pilipinas. Ingat po. Thank you, Lord. Muli, isang mapagpalayang gabi po sa lahat. Thank you po. Thank you.